Again, good morning, Humes 11B. Sir, Gian na naman to para sa week 4 ng ating Earth and Life Science. So, welcome po sa week 4 na kung saan ang chapter natin ay iikot lang sa iisang concept, no? Which is genetic engineering. So, sa genetic engineering, mapapaliwanag dito paano ba nagagawa yung mga GMOs. Ano ang proseso? Ano-anong mga produkto na kinakain nyo ngayon ang pwedeng maging GMO or GMO na in the first place? At ano ba yung risks and benefits ng isang GMO? So, importante kasing maintindihan kasi palagi nilang iniisip, ay kapag GMO, ano yan? Mga binababoy yan ng mga kung ano-ano. Mga hayop at hindi yan maganda, hindi yan ganito, ganyan. So, sana lang magkaroon ng kaliwanagan pagdating sa konseptong ito. Kasi hindi siya maganda na parang ini-stigmatize ang genetic engineering. So, tingnan lang ang mga pictures dito sa ating PowerPoint. At sa maniwala kahit sa hindi, mapa sisiw, manok, tilapia, isdang kinakain, carp, no? Baka, kabayo, baboy, anything, no, na nakita nyo na, no, sa isang farm, sa isang probinsya. Some of these breeds, no, have undergone certain changes throughout time and for the reason of productivity, no, para sabihin natin maging productive, no, dumami ang kita, dumami ang mabebentang karne, dumami ang mabebentang ani, no, binebenta nila ang mga GMO, no. Inaayos nila ang genetic makeup ng isang organismo para lang ito ay maging mas productive, no? Mag-survive ang sangkatauhan. Sa totoo nga lang, eh, kung hindi ginagawa ang GMO, matagal na tayong nagugutom. So, anong ibig sabihin ko? Pero mamaya na yun. Okay. Gusto ko lang magkaroon ng mga thought-provoking na ideas muna. Na, yun, alam nyo ba na mayroon ng unang baby na gawa ang DNA sa tatlong tao, no? So, may dalawang tatay, may isang nanay. No? Kung dati, no, isang nanay, isang tatay, syempre magkakaroon ng fertilization, yung DNA nila ay magmimix. Ngayon, nagawan nila ng paraan na isang baby ay gawa sa tatlong tao. No? So, anong masasabi niyan tungkol sa ethics? Ano yung acceptable at ano ang hindi para sa atin? No? Ano yung pwede ba rin gawin, no, na 'di ba ang pinagsama lang ng batas ay ang asa lalaki at babae, or pwede namang kapwa lalaki kapwa babae, pero paano yung tatlo? Hirap noon, ang hirap tanggapin noon sa sangkatauhan, no. So, 'yan ang pag-aaralan natin. So, pwede naman na i-edit daw ang embryo, yung mga batang nasa sinapupunan, para maprotektahan tayo sa susunod na pandemya, sa susunod na viral outbreak. So, anong masasabi nyo tungkol dun? Dapat ba? Or acceptable ba na sa ngalan ng kinabukasan ng sangkatauhan ay babaguhin natin ang genetic makeup ng mga walang kamalay-malay na batang nasa sinapupunan? So, yun ay objective point of view. Ha? Wala akong pinapanigan, hindi ako against, or hindi ako dapat against, or pro sa mga ganito. Pero ang idea ay dapat tinatanong natin yan, yung mga ganong klaseng questions. Merong mga tao na may lisensya, no, na i-edit ang genome mo. Halimbawa, may sakit kang cancer, pwede ka nilang bigyan ng iba't ibang genes para tumibay ang iyong paglaban sa sakit na yon. So, okay lang ba yon? Yung genes ng ibang tao panlaban sa sakit? Siguro okay naman yun. Wala naman siguro naging masamang bagay, no, patungkol dun. So, anyway, tuloy tayo. Paano to? Na may lisensya, pero dinaya niya yung mga papeles. Noong saan, inalter niya ang genetic makeup. Binago niya ang genetic makeup ng tatlong embryo, tatlong fetus na nasa sinapupunan para maging HIV resistant. So, paano yun? I mean, walang kamalay-malay yung mga bata. Pero maganda naman siguro yung intention ng taong to, no? Na iligtas ang tao sa panganib ng HIV or kahit anong viral infection. Ang ganda ng intention. Pero mali yung means, no? Na pineke niya yung paperworks niya para sabihin binigyan siya ng permit. So,
ways and means, no? I mean, sorry, the way, ends and means, paraan at kung ano yung intention. So, anyway, pag-aaralan na natin yung konsepto ng genetic engineering ngayong araw na ito. So, paibasa na lang po ng meaning ng genetic engineering, Andre Julian. Good morning po. Good morning, sir. Genetic engineering is the deliberate changing of characteristics of an organism by manipulating its genetic material. Okay. So, kapag binago mo ang genetic material, meaning ang DNA ng isang organismo, okay, everything that makes you up, no, na nasa pinakaloob-looban mo, kulay ng buhok, kulay ng balat, laki ng ilong, tangkad, liit, resistance sa sakit. Pag yun ay binago mo from the inside out, no, sa pinaka-DNA mo habang bata ka pa, ang tawag dun ay genetic engineering. Ngayon, ang tanong ay, ginagawa ba ito habang buhay pa or matanda na yung isang organism? Kasi di ba madalas ng mga nakikita nyo sa TV ay parang buhay pa siya tapos sinasaksakan siya ng mga ganito ganyan. Hindi yun yung genetic engineering. Ginagawa ang genetic engineering kapag baby or fetus pa lang, nasa buto pa lang yung halaman, no? Itlog pa lang, at zygote pa lang ang isang organism. So, ginagawa siya ng sobrang simula pa lang ng buhay mo. Okay? So, it allows genes from one organism to be inserted from a cell to a different kind of organism, okay, of a different species. So, ipapasa yung genes ng iba sa genes ng isa pa. Okay? Human genes can be inserted on other microorganisms. Isang example niyan ay ito. Yung insulin gene na kung saan may gene ng mga tao na gumagawa ng insulin. Naguutos yung DNA na yan na gumawa ka ng insulin. Okay. At paano yung mga tao may diabetes na kung saan hindi na nila kayang gumawa ng insulin? Ang ginagawa ng mga tao dyan ay kinukuha yung genes ng ibang tao, ibang baby, at nilalagay siya sa isang bacteria. At yung bacteria na, na may genes na yun, ang gagawa ng insulin. Okay? Pwede naman na microorganisms genes can be inserted on other plants and animals. Okay? So, yung mga genes ng mga bacteria ay pwede namang mapunta sa ibang hayop or halaman. Example na lang ang Bacillus thuringiensis na pag-aaralan natin mamaya. Meron siyang certain resistance sa mga peste. Yung bacteria ngayon. Ngayon, yung gene nun ay nilagay sa mga halaman at yung halaman ay nagkaroon ng innate inner resistance sa mga peste. So, hindi mo na kinailangan ng pesticide. Hindi na dahil may pesticide na sa kanilang genes. So, ganda. Ang ganda ng ganitong teknolohiya. And also, ang mga organisms' genes can be changed and cut. Pwedeng baguhin, pwedeng i-edit. So, pwedeng-pwede pala, no? Okay. So, next, examples of genetically modified organisms. So, sa maniwala kahit sa hindi, ang corn ay karamihan dyan ay GMO na. Hala, ibig sabihin nun, yung mga kinakain namin corn, mga ano na yan ng scientist, blah, blah, blah. Oo, pero, sige, hayaan nyo muna akong magpaliwanag. Okay, sige. Next, BT papaya. Kung saan ang papaya ay resistant sa mga virus. Okay, kasi ang papaya minsan nalulugi yung mga nagbebenta ng papaya, nagpapalaki ng papaya dahil may mga virus na tumatama sa kanya. Soybean na GMO. Okay, ang soybean na GMO ay mas madami ang ani, mas resistant sa pest. Basically, better than normal soybeans. Yan yung ginagawang vita milk, no? Soy milk. At yan yung ginagawang toyo. Okay. Watermelon. Yung mga watermelon na meron tayo ngayon, yan ang ginagamit, no? Na GMO, pampalaki ng ani, at resistance ulit sa mga sakit. So, remember that only some breeds of them are GMOs and not all the crops out there. Hindi lahat ng kinakain nyo ay mga GMOs. Okay? May ilan lang na pinapalaki, no, bilang GMOs. Hindi pa naman napapasa yung batas na lahat sila ay dapat na genetically modified. Wait,
Is that illegal? Is that unethical? Dapat bang gawin yan? Bawal yan, ha? Baka mamaya parang hindi yan acceptable. Okay? Pakibasa na lang yung phrase or sentence dun sa baba. Axel Nukum, thank you. Good morning. All genetic engineering of animals and humans are considered ethically questionable. Thank you, Axel. Ang pag-genetic engineer lang ng ilang hayop at mga tao ang kailangan ng permiso, kailangan ng evaluation kung safe ito, at kailangan ng consent ng may-ari ng hayop or ng mismong tao. So, GMOs undergo tests and evaluations to be proven safe. Okay? So, maniwala kahit sa hindi, may iba't ibang ahensya, okay? May iba't ibang ahensya na nag-check ng safety or liability, ano yung side effects ng GMOs. And so far, walang side effects ang GMOs. GMOs are as safe as non-GMOs. Ayan, no? Are GMOs safe? Yes. Okay? Ang daming mga agencies ang nag-report palagi, nag-check, nag-evaluate ng mga GMOs. So, anyway, kung usapang GMO lang naman din, matagal na tayong nag-GMO. Okay, human beings have been manipulating organisms' genetic makeup for a millennia already. Alam niyo yung repolyo? Alam niyo yung broccoli? Yung cauliflower? Hindi naman yan mga sariling halaman lang. Galing yan sa iisang halaman na mustasa. So, yung mustasa, yung mga tao nung unang panahon, nag-alaga sila ng mustasa na medyo may pagka-abnormal. No? Pag lumaki, yung ubod mo, repolyo yun. Pag lumaki yung bulaklak mo at may laman-laman siya, papadamihin nila yun, broccoli yun. Pag lumaki naman yung ubod ng yung bulaklak, cauliflower yun. So isipin nyo, no, galing yan sa iisang halaman, mustard or mustasa. At ang nangyayari ay, minanipulate lang nila yung mga klase ng mustasa na dumami, abnormally. Yung leaf bud, yung flower, at yung stems. Yung mga pagkain na kinakain nyo ngayon, like prutas, ay GMO. No? In a way. No? Dekada at centuries ng pagbe-breed at pagtatanim, pinipili lang nila yung mas malamang mga crops or ani. Siyempre, hindi ko ibebenta yung watermelon na walang pula. So, yung may mga pula, yung paparamihin ko. Inulit yun ang inulit ng ilang centuries. At ang lumabas na ngayon na mampakwan or watermelon sa atin ay yung may dami ng pula. Bananas? Noong unang panahon, wala kang makakain sa saging. No? Ang mga first bananas ay puro malalaking buto. Ngayon, pag kumain ka ng saging, halos wala na siyang buto. Sobrang liit na. Wild eggplants? Ay, good luck. Alam nyo ba, pag kayo ay kumakain ng talong dati, yan ay may tusok-tusok sa loob. Okay? Ngayon, ang eggplant natin, ang dami ng laman, wala pang spine. Carrots, para yung ginkgo biloba. Ang kinakain mo sa carrots ay ang kanyang ugat. Diba, sinabi ko na yan nung last week. Ngayon, yung carrots na kinakain natin, halos hindi mo na maintindihan kung ugat yan or prutas. So, pero ang carrot mismo ay ugat. Gusto mong pumood type ng mais? Ang unang mais ay iilan lang ang butil. So, kung gusto mong kumain ng mais dati, konting-konti lang yan. So, modern corn, yung 300 mahigit ang butil niyan. Eh, maliban dyan, eh, baboy ramo, ginawa nating baboy na ginagawa nating lechon at meat products. Yung maton na kambing ay ginagawa nating tuba. At yung red jungle fowl na isang species ng ibon na nakikita sa mga kagubatan at nagsusurvive mag-isa ay ginawa nating manok. So, basically, what is a GMO? GMO ba yung mga yan? Not necessarily. Ang GMO, pakibasa na lang po. Saludares. Good morning po, Saludares. Hello? Good morning, Saludares. Ay, wala po, Saludares. Sige. Umali, good morning po. At pakibasa na lang po ng ibig sabihin ng GMO. Good morning, sir. An organism or microorganism whose genetic material
has been altered by means of genetic engineering. Okay, walang S, sorry. By means dapat yan. So, ang isang GMO ay altered ang genetic material. Although ito ay altered din, pero hindi siya short term, no? I mean, long run yan. Centuries ang inabot para maging ganyan ang mga crops natin. So, ang genetically modified organism ay technical ang pagbabago ng kanyang genetic makeup. Okay. Saan ba pinapalaki ang mga GMO? Saan ba nagbebenta ng GMO? Sa progressive parts ng ating country at sa populous parts na ang daming tao, no? Kailangan mag-GMO. Bakit kamo? Sa Pilipinas, may mais, no? Kasi ang mais, isa yung crop na semi-staple food na halos lahat ng tao ay kumakain. So, sa United States, no, may patatas sila na hindi madaling mabulok, hindi nabubugbog masyado, at mababa ang risks for certain diseases, no? Indonesia has their own sugarcane, yung tubo na ginagamit nila, noong saan mas malaki ang ani, mas madami ang ani, at hindi madaling tamaan ng tagtuyot, no? Kasi pag tagtuyot, lugi ang negosyo niyan, lugi ang magsasaka. Ang Bangladesh, meron silang sariling talong, no? Na nutritious, malusog at masustansyang talong. So, hindi kasi yung talong natin normally ay walang masyadong nutrition. Ito, nutritious ang kanilang talong. So, pumunta na sa Bangladesh para makakain ng masustansyang talong. So, sa Pilipinas naman ay corn. So, terms in genetic engineering. So, hindi porket genetically engineered ang term, ibig sabihin nun, no, isang fetus na parang binago yung DNA niya. Hindi palaging ganun. Yung kaninang tinawag ko sa inyo ng mga halaman at mga hayop ay ang tawag sa GMO nila or sa genetic engineering nila ay selective breeding. Choosing organisms with desirable characteristics and breeding them to produce more desirable ones. So, pipili ka ng hayop na gusto mong alagaan or paramihin at yun ang pararamihin mo. So, example niyan ay ano bang aso ang madalas may breed ngayon? Mga Shih Tzu, mga Palamute, mga Dachshund. So, yung mga breed na yun ay done through selective breeding. Hindi naman natural na ganun ang mga aso. Diba? Pinipili lang nila ano yung gusto nilang paramihin. Okay. Halimbawa, mga baboy. So, maniwala kayo sa hindi. Hindi naman ganyan ang itsura ng baboy dati. No? Nagkaroon lang ng abnormality yung isang baboy at napansin nila, uy, mas madami yung laman ng baboy na to. At pinarami nila. Napansin nila na yung isang baboy nila ay mas madami yung anak. 12 imbis na 10. So, yun yung pinarami nila. Nagkaroon ng iba't ibang breeds. So, pag puti, yun, madaming mga alagang baboy yan. Madami ang anak niyan. Durok, pwedeng-pwede yan para sa breeding. No, na, siya yung magiging tatay ng mga white pigs. Meron namang mas mamasel kesa taba. Meron naman mas mas okay gamitin sa iba't ibang delicacies. So, iba't ibang lahi naman ng kalabate. Kung nag-aalaga kayo ng kalabate, malamang familiar kayo dyan. At iba't ibang lahi ng manok. Okay? So, kung kayo ay napupunta sa sabong, no? Iba't ibang lahi niya. No? At pinag-aaralang mabuti yan. Paano magiging malakas ang lahing ito. So, yun. Selective breeding. Yan ang examples nila. So, aso ay epekto yan, sorry, bunga yan ng selective breeding ng iba't ibang mga lobo or wolves. Yung baka na meron tayo, epekto yan ng toro na inalagaan natin at pinarami. Tupa, wala naman talagang tupa sa tagdun sa natural world. Okay, ang meron lang ay kambing. Yung mga tupa na meron tayo ngayon ay inaalagaan yan ng mga tao at pinarami. So, ano naman yung tinatawag na cloning? Okay, para maliwanag sa inyo, sige, papaliwanag natin ngayong araw na ito. So, paibasa na lang po Frankie Umali. Good morning po, Frankie. Sir,
creating an organism that is an exact genetic copy of another. Okay, so baka yan yung mga iniisip nyo na isang laboratory, tapos may mga cylinder, tapos nilalagay dun yung isang tao, nakamukha naman niya silang lahat. Hindi yun ganun. Hindi yun ang cloning. Okay, isa lang yun, perception ng mass media at pop culture pagdating sa cloning. Pero hindi ganun ang itsura ng cloning. So, una ay kukuha sila ng isang egg cell ng isang babae at tatanggalin ang DNA niya. So, yung DNA ang tatanggalin. No? Next, may isang nucleus, no? Body cells ng isang sabihin nating tupa ang ilalagay sa egg cell at pipilitin siyang i-fertilize gamit ang isang sperm cell. So, i-fertilize yung egg cell pero wala siyang DNA. Ang DNA na gagamitin niya ay yung sa donor. So, pinertilize ng itlog, nilagyan ng DNA ng iba. No? Chemical processes plus electricity kickstarts the process. So, dahil hindi naman tugma yung DNA na binigay dun sa egg cell, kukuryentehin nila yan at lalagyan ng iba't ibang substance para magsimula. And rarely it happens. Hindi siya nangyayari palagi. Bihira lang siya mangyari. And embryo develops rarely. Ayan, nakalagay, rarely. Depending on the chance of compatibility. So, ibig sabihin, out of 300 trials, no, 300 times ka na ganyan, kumuha ng egg cell, nilagyan ng DNA, kinuryente, kumuha ng egg cell, nilagyan DNA, kuryente. Tsaka lang may mabubuong isang clone. Kaya yung iniisip nyo na parang pang Star Wars na iisang tao, talented, tapos paparamihin madami, ay napaka-bihira. Okay. Lahat sila ay clones. Pero nakalagay dyan na cloning is 95% unsuccessful. Ang pag-clone ay isang mahirap na trabaho. Kaya nga pag may napag-clone, di ba, pinagmamalaki sa lahat, uy, napag-clone kami ng baboy, uy, napag-clone kami ng unggoy. Kasi, palagi siyang unsuccessful. And cloned organisms don't last long. Except dito ay napaka-cute na copycat. Si copycat ay nabuhay hanggang mula 2000s hanggang 2020. Mahaba buhay niyan, may 10 taon. Si Kumulina the Mouse, Dolly the Sheep na napakasikat, maikli lang ang buhay nila. Cloning opens up opportunities in researching in human fertility. Okay, baka iniisip nyo, ba't ba sila nagkuklone? Ba't ba sila nagpaparami ng iisa lang ang DNA, ganito, ganyan? Ang dahilan niyan ay, ang pag-research sa cloning ay nagbibigay daan para maintindihan nyo kung paano nangyayari ang fertilization sa loob ng isang tao. So, example nito, no, pinakita ko sa inyo yung ginawa na kung saan nilabas yung egg cell, tapos nilagyan ng DNA. May makikita kayo dyan na isa pang tupa. Okay, ang tawag dyan ay surrogate. So, familiar ba kayo sa surrogate? Kilala nyo siguro si Hayden ko, tsaka si Vicky Bello. Hindi si Hayden ko tsaka si Katarina Halili. Ibang bagay yun. Si Vicky Bello tsaka si Hayden ko. Gusto nilang magkaanak, pero unfortunately, may edad na si Vicky Bello. Ngayon, may tinatawag na in vitro fertilization na kung saan kinuha yung egg cells ni Vicky Bello at kinuha yung sperm cell ni Hayden ko. Fertilize sila sa labas ng katawan nila. Walang pagtatalik na naganap, fertilize sa isang laboratory. So, yun yung tinatawag na test tube baby. Pero ang pangit na ng term. Ang tawag doon ay IVF, in vitro fertilization. So, kinuha yung egg cell, sperm cell, at pinalaki. Ngayon, bilang isang cell na, tinransfer siya sa isang malusog na babae. At ang tawag doon ay surrogate. So, okay na at ginagamit yung prosesong iyon ng mga taong may problema na sa pagbubuntis at sa fertility. Okay? So, babae, lalaki, kukunin ng gametes or sex cells, i-fertilize at ibibigay or ilalagay sa matres ng isang volunteer at malusog na babae. So, paano nagawa yun? Kasi pinag-aralan nila through cloning. No?
cloning ang nagbigay ng opportunity para maintindihan ang ganung proseso. So, baka sabihin nyo, type lang nila, yun, no? Na gagawin mo ay magkakaroon ka ng iba't ibang mga Xerox copy mo. No? So, 300 Mr. Bean. Pwede kaya yun, no? Tapos, magkakaroon ng TV show na kung saan may 300 Mr. Bean na doing Mr. Bean things. Sana meron. No? Pero bihira yun. Next, hybridization. Paibasa na lang po, abang umiinom ako ng kape. John Marie Tabanao, good morning po. Good morning, sir. Hybridization. Process of crossing plants of animals or animals with different variations of the same trait to create an organism with the most desirable trait. Okay. So, hindi siya tulad nung selective breeding, napipili ka lang ng lahi ng hayop or halaman na paparamihin mo. Ang hybridization ay gumagawa ka ng bagong klase ng breed, bagong klase ng lahi. Example niyan ay mga lemons at lime. Kung mapapaisip kayo, ba't ang asim ng lemon? No? Kung ako ay isang hayop, kakainin ko ba ang lemon? May kumakain nga ba ng lemon? Diba? Pero mapapaisip kayo na, magagawa lang ng tao yan. Tama kayo. Ang lemon at lime ay mga hybrid na gawa ng tao noong unang panahon. Pero sa wild, sa agubatan, sa mismong nature, walang lemon or lime. Walang hayop na kakain yan. Mamamatay yan mag-isa. No, ang asim yan eh. Totoo na life gives us lemons, but we give lemons life. So, suha, no? Yan ay isang hybrid. Tangerine ay hybrid. O, madami pa ang mga hybrid. Kiat-kiat ay isang hybrid. Kalamansi ay isang hybrid. No? So, yung mga hayop na pinagsasama-sama natin, Huskamute, Husky, Malamute, Chihuahua Shan, Chihuahua, Dachshund. Ano to? Sorry. Labraxer, Labrador, Boxer. Sa Pilipinas, meron naman ano, Shih Tzu, hina-hybrid sa Bulldog. So, ano kayong pangalan? Shih Tzu, Bulldog, Bulldog, Shih Tzu. Bahala na kayo. So, gene splicing. Gene splicing ay isang common practice na kung saan pinuputol mo ang DNA or kinukuha mo at ilalagay siya sa isa pang organism. Most GMOs are made through gene splicing and the process is done during the process of reproduction. So, yung gene splicing, puputulin, ilalagay sa iba. Katulad dun sa insulin, no? So, anong tawag sa isang organism na naputol or nilagyan ng genes, no? Ang tawag sa kanya ay isang transgenic organism. So, transgenic organisms, no? Trans, ibig sabihin na bago. Genic, genetic. So, parang kung mayroon tayong transgender, kung nabago na yung gender, transgenic ay nabago na yung genetic material. Are organisms that have been gone through genetic modification. Meron na silang bagong genetic material. No? So, doon nagtatapos ang day 1 ng ating week 4. No? Ang lahat tungkol sa genetic engineering. Ngayon, history naman tayo ng genetic engineering. Okay? Mamimigay ako ng 50 pesos load sa GCash sa taong makakapanghula ng halaman na ito. Okay? Pwede kayong mag-open mic. Alam nyo ba ang pangalan ng halaman na ito? Kulay pula, nakatayo, madami sila, tapos may parang tubig-tubig sa paligid niya. Ano kayang halaman niyan? Meron ba ditong taga-probinsya na kayang pangalanan? Or mahilig lang talaga sa halaman? Or sa mga bagay-bagay? At kayang pangalanan ang organism na ito? Palay po ba yan, sir? Oh. Palay. Okay, sino itong nagsasalita? Sino ulit? Palay po. Okay, tama si Dato. Yun, panalo si Dato ng 50 pesos load. So, maniwala kahit sa hindi, ang nakikita niyo picture ay palay. Salamat, Dato. Hindi lang siya madaling maintindihan na yung palay ay dilaw. Tapos yung palay ay madaming butil. Ang nakikita niyo ngayon dyan ay isang example ng wild rice. Yan ang totoong bigas na nabubuhay sa wild, sa nature. Yung palay na tinatanim ng mga tao ay ginawa na ng tao yan. Na-modify na ng mga tao. Pero yung wild, yung naturally occurring, ay ganyan ang itsura ng palay. So, kung ganyan lang pala ang palay sa mundo,
Abay, hindi ka makakapagsain. Iilan lang ang butil niyan. It may sound peculiar to the average person, but genetic engineering is actually used widespread, especially to the crops we have. Rice, tomatoes, bananas, lahat yan na bago na ang kanilang genetic makeup. Genetic engineering is also being used to fish, cows, and chicken. So, start na tayo. Ito ang mga produkto niyan. Insulin, golden rice na i-explain ko mamaya, at itong iba't ibang mga halaman na before natin ma-domesticate at after natin ma-domesticate. Domesticate meaning alagaan or cultivate, paramihin ng tao. The first use of genetic engineering was among the farmers of ancient civilizations. Sumer, kung kayo mahilig sa history, familiar dapat kayo sa Sumer, ang unang sibilisasyon, and ancient China. Ayan, anong hayop yan? Yan ay Shih Tzu. Okay. Ang hirap mang tanggapin, pero ganyan ang portrayal ng Shih Tzu ng ancient China. Hagdang-hagdang pala yan. Meron yan sa Pilipinas, pero nauna yan ang China. Okay. Sa Sumer, marunong na silang magparami at tinitira nila yung halaman, yung palay at taigo na may mataas na ani. Yung iba, hindi nila pinaparami. So, nakita din dito sa ancient artifacts na meron nang signs na nagdo-domesticate sila ng mga kambing. Pag nakakita ka ng kambing sa wild, sa agubatan, totoruhin ka yan. At tatakbo pala yung sa'yo. Pero pag ikaw ay nag-alaga ng kambing, doon sila nagiging maamo at domesticated. So, ibig sabihin, sila yung mga unang gumamit ng genetic engineering. Pinili nila by selective breeding and hybridization kung ano yung mas madaming ani, mas madaming karne, mas mataba, mas mahaba ang buhay, mas resistant sa peste. Okay? So, hindi yan mag-a-advance hanggang ng 1889. Okay? Paibasa na lang po ng meaning, sorry, ng parte na to. Mary Faith Largo. In 1889, Hugo de Vries came up with the term mutation and genes, where he postulated that those particles in the body are responsible for inheritance of characteristics from parent to offspring. Okay, si Hugo de Vries, isang scientist, ang nagbigay ng idea na hindi kaya meron tayong tinatawag na genes na wala talaga sa dugo yan. Kasi naniniwala sila dati nasa dugo yan, yung ating genetic material, yung dugo daw natin ay napapasa dun sa baby, pero hindi yun totoo. Siyempre, napapasa yun via sperm cell and egg cell. Pero si Hugo de Vries, siya yung nag-conceptualize ng genes, na baka merong nasa innate part ng katawan ng tao ang napapasa sa anak nila. So, siya din yung nagbigay idea ng mutation, na kung saan di kaya unti-unting nagbabago ang mga hayop at halaman, at may nagbabago din sa kanilang mga genes. 1928, Frederick Griffith, isang scientist na nagproponent ng vaccination, ay nakadiscover accidentally ng DNA. Pero hindi niya pa alam na DNA. So, paliwanag ko muna, no? Ang nangyari kasi ay sikat ang sakit na pneumonia at tuberculosis nung panahon ng 1900s. So, nag-isip sila, paano kaya natin mapapatay or mababakunahan ang ating sarili sa mga sakit na iyon? So, may dalawang klase ng pneumonia. Yung unang pneumonia, streptococcus na kulay blue, ay hindi nakamamatay. Yung pangalawang pneumonia na kulay pula, ay meron silang special na capsule na hindi napapatay, kaya namamatay yung hinahawaan nito. Ang ginawa niya ay pinakuluan niya ang kulay pulang pneumonia at ininject yon sa isang daga at nabuhay ang daga. So, ibig sabihin, pinatay niya yung bacteria basically. Ang ginawa naman niya next ay pinaghalo niya yung patay na pula at yung kulay blue. So, kung patay na pula, nabubuhay naman yung mga daga, at yung kulay blue, nabubuhay naman yung mga daga, pinagsama niya. At nung in-inject niya, nagulat siya, namatay ang daga. So, ang naisip niya ay, hindi kaya may pinapasa yung mga pulang pneumonia na namatay na
doon sa mga kulay blue na pneumonia na hindi naman nakamamatay. So yung pinapasang yun, ang tawag niya doon ay transforming principle. He found out that there is something that can be passed on from one dead or microorganism to another. Pero hindi niya alam na DNA ang tawag doon. Natagpuan lang ni Watson and Crick ang DNA, na-extract nila yung DNA sa nucleus ng isang microorganism noong 1953 na lang. Okay? Tanda na ang meaning ng DNA. Paibasa na lang po yung ibig sabihin ng DNA. Dato. Ito ang alagay dito. Deoxyribonucleic acid. Okay, basahin ko ha, sabay tayo. Deoxyribonucleic acid. Okay, yun yung DNA. Salamat po, Dato. Natatagpuan yan sa pinakagitna, sa nucleus ng ating mga cells. So, ito yung unang picture ng structure ng DNA na nakita nila sa microscope. So, hindi maintindihan, no? Anong itsura niyan? Sobrang labo na niyan. So, dinrawing ni Watson and Crick yung kanilang, sabihin natin, conceptualization ng DNA. At ang tawag daw sa shape niyan ay double helix. Yan. Yung nakikita nating DNA, wait lang ha. Ito, yung DNA na to. Ayan. Yan ay double helix ang shape niyan. Dalawang staircase na pinagdugtong sa isa't isa. Double helix. At ito ang microscopic picture ng literal na DNA ninyo. So yan, strand-strand yan. Napahiga lang. Pero kung patayo yan, ganyan ang itsura niyan. Okay. So, 1953 ay isang napaka-importanteng taon sa history ng science and basically biology. Dahil ito ang nagsimula ng era ng molecular genetics. No? Yung pag-aaral ng iba't ibang genome, research tungkol sa genome ng iba't ibang mga hayop ay nagsimula noong 1953. Okay? So, 1966 naman, si Nirenberg at si Corana ay nakapagbigay ng idea kung paano nabubuo ang DNA at kung paano nabubuo ang protein. Sinasabi dyan na kumakain tayo ng protina ng ibang hayop at yung protina nila ay yung ginagawa nating DNA. At yung DNA nila ay ginagawa nating protein. So, baliktaran pala yun. Dalawa kasi yung proseso niya, transcription, in which yung amino acids and mRNA nila ay lalagyan natin ng sarili nating genetic material at yun yung magiging protein natin. So, basically, pag kumakain tayo ng ibang hayop, yung DNA nila ay hindi natin nakukuha. Pinupunit natin at nilalagyan natin ng sarili nating genetic material. 1966. Next, 1977 naman, si Frederick Sanger ang unang naatuklas na ang DNA ay may sarili niyang lengguwahe. May iba't ibang parte. Ang tawag doon ay A, C, G, T, at U. No? So, kung tayo may 26 letters, sila may 5 lang. So, ano yung mga yon? Adenine, cytosine, guanine, thymine, at uracil. So, basically, kung ang tao na may itim na buhok, ang DNA niya may tamang arrangement yan. Ng adenine, cytosine, guanine, at thymine. So, yung taong may blonde yung buhok, iba na naman yung arrangement ng A, C, G, T niya. So, iba-iba arrangement, iba-iba yung itsura ng tao, iba-ibang DNA. This gave way to more research kasi naiintindihan nila eh. Ay, pwede naman pala nating mapangalanan. Ano yung DNA part ng taong may itim na buhok? Ano yung DNA part ng taong may blonde na buhok? So, nung naiintindihan nila yon, dumami ang research. Electroporation ang isang konsepto na kung saan kukuryentihin mo ang cells para makapasok ang DNA, makuha ang DNA. So, nung na-invento ang electroporation, nagkaroon na ng tinatawag na PCR. So, kung familiar kayo sa PCR, yan yung swab test. Okay? Ginagamit na yan sa blood, virus, biological tests, at dinevelop yan ni Mullis noong 1983. So basically, kukunin lang niya ang tissues ng iyong katawan. Mas safe, no, kung sa ilong. Ang inisip niyo, pwede naman sa bibig na lang, pwede namang buhok, pero mas safe at mas fresh ang sample kapag nasa mucus lining ito ng katawan natin.
So, basically, sa swab test, imamagnetize or kukunin lang yung DNA mo. At hahanapin via chain reaction kung may katugma siyang virus, katugma siyang DNA ng iba. So, yan ang ibig sabihin ng polymerase chain reaction. Kukunin ang DNA at itutugma kung meron kang coronavirus, meron kang ka-DNA. Yung DNA test ay polymerase chain reaction. Okay. So, 1989. Dito nagkaroon ng sabihin natin mga controversies. Noong saan sila Capecchi ay gumawa ng isang knockout mouse. Okay. Ano yung knockout mouse? So, paibasa na lang po in 1989. Sequenia. Reyelin Sequenia. Huwag natutulog ko si Sequenia. Sige, ikaw na lang po. Sheila Sabanan. In 1989, Capecchi event in ano sir? Sorry? Demonstrated the first knockout mouse, a mouse that has some of its genes related to study what kind of effect the missing genes brought. Okay, thank you. So ako na magsasalita sa Tagalog. Sila Capecchi ay umimbento ng isang knockout mouse. Isang mouse na nung nasa sinapupunan pa lang niya ay tinanggalan ng DNA. At hinulaan nila, aling daga dito ang mabubuhay, aling daga dito ang mamamatay. So, controversial siya kasi parang ang dating nag-eeksperimento ka na ng mga buhay na hayop. Ginagawa naman na dati pa. Hindi ko sasabihin mali or tama yun ha. Okay. Pero, yung idea nila ay may mga parte pala yung DNA na hindi pa ginagamit. Ibig sabihin, continually tayong nag-evolve. At kung ano man yung pwede nating ma-evolve, halimbawa matuto tayong lumipad, no? Matuto tayong bumasa ng isip gamit ang body language, no? O kaya matuto tayong hindi ma-depressed. Mapupunta daw 'yun sa DNA natin. Ibig sabihin, pwede pang sulatan ang ating DNA. So nung naintindihan nila 'yon, ayun, ang dami na ng mga research na dumating. Na-invento diyan yung Human Genome Project, na kung saan goal nila na ang buong DNA ng sangkatauhan ay mapangalanan nila part by part. Okay, para mapangalanan nila aling DNA nat, aling parte sa DNA natin ang pwedeng panggamot sa cancer, pwedeng pang-iwas sa cancer, pampahaba ng buhay at iba pa. 1988, nagawa ang mga pinakaunang antibodies para sa vaccines. So, kung familiar kayo sa antibodies at antigen, pag kayo ay tinamaan ng sakit, virus or bacterial man ito, unang nagagawa ng ating katawan ay antigen. Okay. Pwede mong masabi ang antigen bilang tanod at yung antibodies bilang acid. No? Una yung tanod ang unang makakakita dun sa virus. No? So, papangalanan niya ng antigen. No? Kailangan kasi pangalanan or kilalanin mo yung virus bago mo siya malabanan. Pag pumasok sa'yo ang virus ng sipon or ng coronavirus, hindi mo agad yan malalabanan eh. So, habang nagkakasakit ka, pinapangalanan yan ng katawan mo. And then, tatawag na siya ng police acid. Noong saan, ang tawag dito ngayon ay antibodies. Kapag napangalanan na ng antigen at napuntahan na ng antibodies, yun, magtatawag na yung antibodies ng mga kapwa niya, police, para patayin or talunin yung virus na yun. So, yun yung analogy ko. Antigen muna, papangalanan, antibody, i-identify kung yun nga, yung kalaban nating cell, at magtatawag na siya ng mga immune cells. Doon unang naintindihan na yun, ang gamit ng antibodies and antigens. At ginamit siya sa vaccine. 1996, ayan yung sikat na si Dolly the Sheep. After almost 300 attempts, 300 na nasayang na egg cell, kuryente, at in vitro fertilization, nagawa si Dolly the Sheep. Okay? Gamit siya sa isang fin dorset sheep, isang lahi ng mga tupa, at isang blackface sheep, isa na namang lahi ng mga tupa. So, hindi ibig sabihin nun na, ano ah, na tawag doon, magkaiba yung DNA nila. Galing ang DNA niya dun sa fin dorset, pero yung katawan niya ay galing sa isang blackface sheep. Hirap intindihin, no? Yung DNA mo, pagkakakilanlan mo, galing sa isang tao, pero yung katawan mo, galing na naman sa isang tao. Ang hirap nun.
So, ang new emerging technology recently, ang tawag doon ay CRISPR. Ang CRISPR ay pwede na tayong mag-editing ng ating DNA. Pwede na tayong magputol, maglagay ng iba't ibang version sa DNA natin. Kasi ang CRISPR ay isang enzymes ng mga bacteria na kung saan pag sila ay inaatake ng virus, tinatandaan nila, no, yung DNA ng virus na yun. At sinusulat nila sa kanilang genetic makeup. The next time na pumunta yung virus na yun, hindi na sila makikita ng virus sa kalaban, papabayaan na sila. So, dahil dyan, nagkaroon na ngayon ng malawakang research ulit sa kung paano magagamit ang CRISPR sa human affairs. No? Paano natin mababago ang DNA ng isang bata na maging resistant siya sa sakit, magkaroon ng features na mas mag-enable sa kanya na mabuhay ng mas maayos. So, baka sa iniisip nyo na ang genetic engineering ay parang malabo pang teknolohiya kasi nag-e-evolve pa siya hanggang ngayon eh. Pero madami na siyang produkto. Kung may kailala kayong mga diabetic na tao, nagpapasaksak sila ng insulin at yung insulin ay gawa ng mga bacteria. Okay, paano yun? Yung DNA ng tao na gumagawa ng insulin ay nilalagay sa isang bacteria at yung bacteria yun ang gagawa na ng insulin para sa atin. So, galing, no? Nakakatulong, nakakaligtas ng buhay. Bakit nga ba ginagawa yan? Kasi yung mga may diabetes, hindi na nakakagawa yan ng insulin. Okay? So, kailangan ng saksakan palagi ng insulin para mag balance yung levels ng sugar sa katawan nila. Ngayon, bakit kailangan ng insulin, sir? Ano mga trabaho niyan? So, yung insulin ay isang hormone na kung saan pinoproseso niya yung sugar. Kasi every time na kumakain tayo ng kanin, ng kahit anong pagkain, may sugar yan palagi. At naturally, poproseso yan, gagawin niyang taba para hindi maging toxic. Kung wala ang insulin, mananatili yung asukal sa dugo mo at mag-iikot at dadalo yan sa dugo mo hanggang malason ka. Basically, ang mga may diabetes na tao, ang kinakamatay niyan madalas ay kidney failure. Kasi hindi na nasasala ng kidney, sobra-sobra ng asukal at bumibigay na yung kidney. So, yun yung diabetes. Walang namamatay sa diabetes, pero ang kinakamatay nila ay ibang organ ang bumibigay. So, pwede naman, no? Gusto mong magka-growth hormone? Covered na yan ng genetic engineering. Genetic engineering ang nag-synthesize ng iba't ibang amino acids para magaya yung hormone na pampalaki ng tao. May mga meron dyan nagwo-workout, merong mga hormones na pampalaki ng muscle, pampatangkad, basically pampagrow, no? Growth hormones. Bagay na bagay daw yan sa mga Pilipino. Kaya, no? Kaya cherry for tangkad sa ganito. Okay, vaccine production. No? Ang mga vaccines ay basically kumukuha lang kayo ng genetic material ng isang fungi, virus, or bacteria. At mahinang genetic material ito. At inilalagay siya sa sarili nating katawan. So, hindi siya active. Ibig sabihin ay hindi siya potent para pumatay ng tao. Pero napakahina niya. Basically, mga patay na virus or DNA lang ng virus. Ilalagay ito sa katawan natin para ma-identify ng antigen, ma-identify din ng antibodies, maagawa tayo ng immune response doon. Example nito ay sa coronavirus. No? Umabot ng halos isang taon na pangalanan nila yung virus ng coronavirus. Mag-produce ng antigen at yung antibodies ay ma-produce ng tao. So, nung naintindihan nila yun, no, kumuha sila ng genetic material ng virus, patay na virus or genetic material ng virus. At pwede na siyang i-distribute sa mga tao. So basically, ang vaccine ay bibigyan ka ng napakahinang version ng sakit para malabanan mo ito gamit ng sarili mong immune system. Ngayon, masama ba ang vaccine? Never naging masama ang intention ng vaccine. Kung nag-iisip kayo na masama ang vaccine, baka matagal na kayong patay kung hindi kayo nagpa-vaccinate. Yung tigdas, madalas pumapatay ng mga bata yan. Dati pa. Hanggang ngayon, may batang namamatay sa tigdas pag hindi na bakunahan. Bulutong, smallpox, alam nyo dati, daming namamatay dyan. Pero dahil sa modern medicine,
especially vaccines, naiiwasan na yung mga sakit na yan. Bakit ba kailangan magpabakuna? Napunta na kasi tayo sa panahon noong saan nag-e-evolve at dumadami ang mga tao at nag-e-evolve din ang sakit. At tanggapin natin na may mga tao din talaga na hindi kayang labanan ng mga sakit na yon. Kaya nandyan ang vaccines. So, GMO crops, no? Golden rice ng Pilipinas, na kung saan ito ay may vitamin A para ito ay maging sustansya ng mga bata sa Pilipinas. GMO na corn, GMO na talong. So, mas madaming yield, resistant sa peste, sa sakit, at iba pa. Basically, win-win para sa kumakain at dun sa farmers magsasaka. Pwede namang laboratory meat. Familiar ba kayo na ang mga laboratory ay gumagawa na ng sarili nilang karne? Kumukuha sila ng cells ng isang hayop, pinapalaki, ginagawang muscles, at ayun, wala silang pinapatay na organism. Kumukuha lang sila ng cells. So, hindi to katulad ng nag-raise ka ng livestock, kakatayin mo yung hayop, kumapatay ka. Dito ay nag-raise lang sila ng mga cells at pinaparami nila yung mga cells. It's more like nagpaparami ka ng amag sa bahay. Nagpaparami ka din ng cells dun sa laboratory. So, ang maganda dito ay wala kang pinapatay at environmental friendly ang prosesong ito. So, galing, di ba? So, kaso wala pa siya sa market, no? Pero naiisip nila na magiging malaking impact ito sa kung paano kumain ang mga tao. Gene therapy. Kung ikaw ay may cancer at iba pang malalang sakit, may experimental technique, no? Hindi pa siya 100% proven na totoo, pero experimental technique na kung saan lalagyan ka ng genes ng mga malulusog na tao na may resistance sa cancer. At pwede siyang ma-adapt ng iyong katawan. At yun, gene therapy ang tawag doon. Okay, so tapos na tayo sa proseso at products ng genetic engineering. Pupunta tayo ngayon sa day 3. Okay, process of genetic engineering. So, paibasa na lang muna nito habang umiinom mo ng kape. Andoy Miguel Hulad. Genetic engineering a crop or an animal can take years to complete. But in general, genetic engineers take 4 steps in altering the genetics of an organism. Okay, so ang genetic engineering ay nagtitake ng 4 na steps para mabago ang genetic material ng isang organism. Question lang, nung bata ba kayo, nangarap kayong maging Spider-Man? So, baka pwede kayong maging Spider-Man, diba? So, aralin natin gamit ang genetic engineering. So, identification. Unang step ay hahanapin mo muna anong trait, anong characteristic ang gusto mong makuha. Gusto mo ba na gumagapang ka sa mga building? Gusto mo ba na yung halaman mo ay resistant sa mga peste? Alamin mo muna yung trait na yun. Next ay hanapin mo ang trait na yun sa kung anong organism ang pwede mong kuhaan ng ganong DNA. Example nito, ang Bacillus thuringiensis ay may certain resistance sa mga pesticide. E di kinuha nila yung DNA ng BT gene or ng BT, Bacillus thuringiensis, at yun ang kukunin nila via copying. They copy that gene using processes involving creating of new parts made out of protein. Noong saan, papangalanan nila yung code ng DNA na yun at ilalagay nila sa isang virus. Wah, virus, sir? Oh, totoo, virus. So, insertion. Yung kinopya nilang DNA ay ilalagay sa virus. At dahil ang mga virus ay may mechanism na kung saan yung DNA nila ay pinapasa dun sa DNA ng tao and vice versa, yun, maglalagay sila ng mga adenovirus sa mga organisms para ma-insert ang DNA na yun. At growth. Palalakihin nila at titingnan nila kung nakuha nga nila ang gene na yun. Tandaan na ang GMO plants go through in-depth review and safety tests before they are ready to be sold by farmers. So, mahaba ang proseso. Ngayon, balik tayo. Gusto nyo bang maging Spider-Man? Gusto nyo bang maging Superman? No? Hanapin nyo muna anong trait yung gusto nyo makuha. Hindi naman pwedeng maging eksakto ang Spider-Man, pero baka gusto mong maglabas ng sapot. Yan, yung gene na naglalabas ng sapot. Eh di kukuha ka nun sa mga gagamba.
kokopyahin mo yung parte ng DNA ng gagamba na gumagawa ng sapot. Insertion, ilalagay mo ito sa isang virus at yung virus ay mag-i-infect sa'yo. At growth, titingnan mo kung humalo na nga ang DNA mo at malay mo, naglalabas ka na ng sapot. Pero pa-open mic lang, alam nyo ba kung saan naglalabas ng sapot ang mga gagamba? Axel, ikaw, alam mo ba kung saan naglalabas ng sapot ang mga gagamba? Axel, familiar ka ba? Saludares, Umali, familiar ba kayo saan naglalabas ng sapot ang mga gagamba? Sa may pet po. Okay, so where is spider web come from? Galing siya sa kanilang ilalim ng abdomen. So kung ikaw ay magiging Spider-Man, lalabas yan sa ilalim ng tiyan mo or sa may bandang puwetan mo. So okay lang, no? Spider-Man ka naman. Pero dun lang lalabas yung, yung sapot mo. So yun ang ibig sabihin ng pagiging Spider-Man. Kaya wala pang nagiging Spider-Man ngayon. Mahirap na. Okay. So madaming mga agency ang nag-monitor, nag-a-assess kung safe at nag-evaluate kung safe siyang kainin ng tao. Kaya, ayun. Ito yung mga common genetic engineering products sa market. BT talong. No, mas madaming sustansya, mas pesticide resistant, mas madami ang mabubunga. Basically, okay siya sa mga farmers. Gawa yan ng genetic engineers ng Pilipinas. Iba yun sa Bangladesh, ha. Nagawa din nila. BT corn, no, saan sobrang common. Yan yata ang pinakamadaming napoproduce na GMO. Meron siyang genes ng Bacillus thuringiensis. GMO canola, no, saan napakataas ng lauric acid, no, na kung saan para na siyang coconut oil. So, ibig sabihin, mas healthy and nagagamit siya sa iba't ibang mga produkto. Candy, coffee mate, icing, makeup. Golden rice, gawa na naman ng International Rice Research Institute, no, kung saan may vitamin A siya. Problema lang, ay ang daming mga against dito. Okay? So, hindi siya masyadong nasa market ngayon. Pero kung familiar kayo dun sa may kulay dilaw na kanin na tinatanggal ng mga magulang nyo dati, yun yun. Yun yung golden rice. So, BT potato, hindi madaling mabulok, hindi madaling mabugbog. GMO cotton, na kung saan ang cotton, yung source ng ating mga damit, ay madaling makain ng mga insekto at bulate. So, GMO cotton ay kalahati na ng napoproduce na halaman ng cotton ay GMO na. Virus-resistant papaya, kasi sa Hawaii at sa ibang bansa, may mga virus ang mga halaman kung saan wala silang magawa kundi putulin at patayin ang mga halaman ito. Dahil sa virus-resistant papaya, naging resistant na sila at mas malaki ang kita. Delayed ripening tomato. Ewan ko kung familiar kayo. Pero ang Pilipinas ang isa sa mga pinaka malakas kumain ng ketchup. Okay. Dahil diyan nagkaroon ng demand, no? Noong saan kailangan mahaba ang buhay ng kamatis para magamit siyang ketchup at spaghetti sauce. No? Yung spaghetti sauce nalalagyan ng ketchup. Sarap nun. Pulang-pula. Delayed ripening tomato ang mga GMO para doon. So, tapos na tayo sa day 3. Yung 11B, at doon naman tayo sa last part, which is i-assess natin, are GMOs worth it? Okay? Pakibasa na lang po ng part na yan. Erica May Saludares. Good morning po, pakibasa na lang po ulit yan. Hello, Umali, ikaw na lang po, pakibasa na lang po. Risk and benefit of GMOs. Genetic engineering is one of the great marvels of 21st century humans. It allowed for precise control over the genetic changes introduced into an organism. They are basically biologically altered organism designed for the good of humanity. Oh, quote unquote yan, designed for the good of humanity. In the name of productivity, survival, and let's say economy, ginawa natin yung mga GMOs, no? Pero madaming mga bagay ang nagpapa-make controversial sa kanya. Madaming groups ang nag-argue na baka hindi to safe.
hindi pa naman napapatunayan eh, na hindi safe ang GMOs. Also, doon mas importante ang ethical issues na kung saan, okay, dapat bang gawin natin ito? Na minamanipulate natin ang kalikasan ng isang organismo. Okay? Na kung sino man siya, binabago natin yan. Okay lang ba yun? So, parang ano yan eh, debate yan sa plastic surgery, na debate yan sa abortion, na dapat ba may direct hand or may control dapat tayo sa mga ganyang bagay. Example na lang, no? Ay, glowfish. So, glow in the dark na isda. Glow in the dark na daga. No? Mahilig ako sa mga daga eh. Bakit ba? So, yan. Baka maiisip nyo, ay, ba't naman ganyan? Na parang kinukulayan nila. Ang reason behind dyan ay tinatawag yan na protein markers. Okay. Kung halimbawa ikaw ay may bara sa iyong ugat, isasaksak or i-inject nila yung glow-in-the-dark na substance na yun para mapatunayan na hindi siya dumadaloy sa ugat na yun. Tinesting lang yan sa mga hayop at binibenta sila novelty. Okay. So, liger. Isang organismo, isang hayop na pinagsamang lion at tiger. Eh, hindi naman nagpaparami ang lion at tiger ng magkasama. So, pinilit yan ng mga tao via in vitro fertilization. At yun, nabuo ang isang liger. So, mag-iisip ko, bakit naman ganyan? Parang binababoy naman nila yung mga hayop. Hindi. Yan ay experiment ng in vitro fertilization para patunayan na magkamag-anak ang lion at tiger. Ngayon, may reason bakit sila ginawa, pero hindi siya basically dahil type lang nila. Una, ang benefits ang GMO. Una, may desirable trait siya. Ang GMO tomatoes ay mas madami ang bunga, mas juicy, at mas maikli ang mga vines nila. Ibig sabihin, hindi mahirap i-manage ang GMO tomatoes. Resistance to disease and elements. No, nasabi ko nga kanina na yung mga BT ng mga GMOs, Bacillus thuringiensis, may bacteria sila, may DNA sila ng bacteria, na resistant sa peste at disease. Number 3, mas mataas ang antioxidant levels, mas mataas ang nutrition value ng mga GMOs kesa normal. Number 4, increased food production. Mas madami ang bunga ng mga GMOs. 25%, nakalain mo yun. Kung mas madami ang bunga, edi mas madami silang kinakain na carbon dioxide. At mas madami ding kinikita ang mga magsasaka. And number 6, environmental friendly sila. May mga GMO na kaya nang mag-withstand ng tagtuyot. So, ibig sabihin, hindi kailangan masyado ng tubig ng mga GMO na ito. So far, yun ang mga benefits nila. E paano naman yung mga risks? Una ay allergic reactions. Pwede ka daw magka-allergic reaction sa specific GMOs. Which is, inimini-make sure naman ng mga scientists na safe sila. Okay? Kahit na may allergic reaction, eh parehas lang naman yun. Na magkakaroon ka din ng allergic reaction sa hindi din GMO. So, number 2, impact on other organisms. Noong unang panahon, ang daming varieties ng kamatis, ng cucumber, ng melon, ng repolyo. Pero ngayon, 1983, sobrang konti na lang ng variations ng mga halaman na ito. Ang iniisip nila ay baka mapunta tayo sa panahon na hindi na makapag-adjust ang ecosystem dahil sobrang konti na lang ng diversity ng mga halaman yan. Lack of safety research, na kung saan ay kahit na clinically tested ito, makita, mapapatunayan ba talaga natin 100% na ito ay safe? In fact, yung ibang bansa may sarili pa silang agency para mapatunayan safe ang mga GMO. Potential diseases. Meron kasing nangyayari na nagpa-gene therapy yung isang tao. Kaya nga yung gene therapy ay experimental technique pa lang eh. Nagpa-gene therapy siya at hindi naman nawala. Mas lumala pa nga ang cancer niya. So, pwede na maging risk ang gene transfer technology. Pero, yung pag-i-involve ng risky genes ay hindi naman ginagawa. So, may potential lang. Okay? So, hindi pa naman palaging nangyayari. Number 5, ang pinamahalaga ay ethical concerns. Ethical issues surrounding GMOs ay pinagdedebatihan na may karapatan ba tayo sa mga organisms na yan. Madami na ding religious groups ang
hindi kumakain ng GMO dahil nga ganito-ganyan sa paniniwala nila. Also, there have been major argument na kailangan ba talaga na baguhin natin yung genetic material ng organism para lang mag-survive, para lang dumami ang ani, dumami ang kita, or maligtas tayo sa environmental problems. So, yun ang debate tungkol to. Ngayon. So, paibasa na lang po ng last part na to bago tayo magtapos. Okay, kumunti kayo ah. Nahigit isang oras na kasi. Okay, inmenso, paibasa na lang po. Genetic technology is still young, but we are getting to the point where our scientific ventures are in conflict with our ethical choices. Okay, so napunta na tayo sa panahon na kung saan ang dami na nga nating mga naiimbento, nadidiscover. Okay, pero ang problema ay nagiging conflicted na tayo sa ating pananaw kung ano ang tama at mali. Parang sinabi na totoo na kaya mong gawin ito, pero hindi ibig sabihin na dapat mong gawin ito. Magkaibang bagay. Totoo na meron kang kutsilyo sa bahay nyo, pero hindi naman totoo na dapat mong isaksak yan sa ibang tao. So, parang ganun yung analogy na dapat bang gawin. So, ayun nga, sinabi ko kanina, no, may mga controversial news na kung saan mapapaisip ka na lang dapat bang gawin ito. Three-parent baby. Isang baby na may DNA ng tatlong tao. Pag-edit ng embryos, no? Magkakaroon ng resistance sa viruses para maligtas tayo sa mga susunod na pandemic. Pag-edit ng genome ng tao. At yung minamadali nila yung research at pinipeke nilang dokumento para lang makapag-produce ng genetically altered na baby na resistant sa virus. So, ulitin ko. Ayokong sumite sa pro and against. Ang akin lang ay kung tama ang reasons behind it, why not? At kung ito ay for the sake of productivity, why not? Pero do we have the right to choose which kind of organisms can live and cannot live? Kasi di ba pag napunta na tayo sa punto na kaya natin i-edit yung DNA natin, baka lahat ng Pilipino, ang mga susunod na anak nila ay matangos na ang ilong. Eh di na nawala na ang lahi ng mga hindi matangos ang ilong. So, may tawag sa konseptong yan. No, nung unang panahon, naniniwala sila na iisang lahi lang ang dapat dumami. Kilala nyo ba si Hitler? Diba? Si Hitler, isa yung fan ng eugenics. Yung konsepto ng eugenics ay iisang lahi lang ang pwedeng dumami or selected na tao lang ang pwedeng dumami. At hindi pwedeng dumami yung mga ibang klase ng tao. So, naniniwala siya na yung lahi niya, which is yung Aryan race, yung mga blanding mga Germans, mga Caucasians, mapuputi, matatangos ang ilong, matatangkad, mukha talagang pogi at magaganda, ang dapat dumami. At gusto niyang maubos lahat ng Hudyo, yung mga Jews. So, ginawa niya yun at ayun, hindi naman siya successful. At ayaw nating mangyari ulit yun, na parang uubos ka ng isang lahi dahil lang naniniwala ka ng mga masasama sila. No? Na parang katulad siya ni Larry Gadun, na uubusin niya daw lahat ng mga Muslim dahil mga MILF daw sila. Hindi magandang idea yun. Pero baka pumunta tayo sa puntong yun kapag nagkaroon na ng technology na pwede nating baguhin kung sino tayo. Do we have a say whether this kind of organism is beneficial or not to nature? Dahil sa selective breeding, ang baba ng tingin natin sa mga askal. Eh, pero askal naman ang naturally occurring na aso. May say ba tayo na pangit ang askal at maganda ang shih tzu? Hindi ba kayo nagsasawa sa shih tzu? So, yun yung dapat yung mga tanong na itinatanong natin pagdating dyan. So, hindi lang dapat science ang mag-prevail dito, kundi yung it's ethical considerations. Okay. Familiar ba kayo sa anime na Ghost in the Shell? Yan. May pelikula yan eh. Alam ko 2018 or 2019. Ghost in the Shell. So, anime yan ng 1990s na kung saan ang storya niya ay merong isang babae na naligtas siya sa isang aksidente. Ang problema lang ay tinransfer ang kanyang consciousness or let's say ang kanyang kaluluwa sa isang robot na kung saan pwede namang baguhin kahit ano tungkol doon. Pwedeng baguhin ang buhok niya, ang katawan niya, abilities ng katawan niya, abilities ng mata, at iba pa. So, basically, pag na-aksidente ulit siya, bago na naman yung katawan. So, maganda sana yun. No? Immortal ka, ang dami mong abilidad,
Problema lang ay nagkaroon siya ng existential crisis. Sino ako? I mean, buti pa yung ibang tao dyan. Kahit hindi naman napapalitan yung katawan nila, at least katawan nila yun, pagmamay-ari nila yun. Dapat itanong din natin yan kapag umuso na yung genetic engineering. If you can change some of your characteristics, even your physical appearances, what part of you is truly you? Sino ka dapat talaga? So, pag umuso na yung panahon na kung saan pwede mo nang i-edit yung DNA ng mga bata, at ginusto mo na maging kamukha siya ni Arnold Schwarzenegger or ni Robert Pattinson, Pilipino pa ba siya? Diba? So, dapat yun yung mga tinatanong natin. So, anyway, tapos na po ang ating week 4. So, sana may natutunan kayo tungkol sa genetic engineering, proseso nito, iba't ibang mga produkto, at kung ano yung mga risk and benefits niya. Maraming salamat po, Yums 11B, sa inyong paikinig.